Good morning once again, mga kaasang, mga kaisda, mga kapaligting, mga kahalwan, mga kasili, haya, haya, haya! Buhay mga turo, magpaturog kayo! Kasi nga, nakapag-rest day tayo ngayon, so may bago na naman tayong topic, guys, no? Ipapakita ko na naman sa inyo ang transformation ng aking angelfish. Simula nang nabili ko ito last December 2020, so mag-apat na buwan na siya ngayon. So, ayun guys, ipapakita ko sa inyo ang kanyang development, transformation. Kaya kung fish lover ka, para sa iyo ang laban na to. Para sa iyo ang video na to in 5, 4, 3, 2, 1, go! Ito na si Angela at ang laki. Siyempre, balikan natin kung gaano pa siya kaliit for the past 4 months. So, ito na mga kahabis, no? Mga kaisda. December 22 ko to nabili si Angela. So, kita nyo naman nasa 2 to 3 inches pa yata yan ng lapad niya. At tayo po ay natutuwa dahil nga nakita natin na lumaki na ngayon si Angela, no? So sana magtuloy-tuloy pa tong paglaki ni Angela. Kasi dito ako nasisiyahan, guys. Kasi nga napakaamo to sa akin, guys. Tuwing magpapakain ako sa kanila, itong si Angela ay napaka-agresibo. Alam niya na ako ay magpapakain na sa kanilang lahat. Palagi itong mauuna. So, ito guys, ipapakita ko din sa inyo kung anong mga feeds o pellets ang aking pinapakain. So, ito guys, may floater feeds tayo, no? Na high in protein, may PO2, may wachupong tayo na pang fry kasi nga maliit pa itong si Angela. At saka yung okay ko natin na pang color enhancer. Pinaghalo-halo ko silang lahat at pinauderize ko sila kasi nga para hindi mahirapan kainin ni Angela. Kasi nga maliit pa siya. So ito na ngayon si Angela, guys. Oh, napakalaki na niya. At ang ganda. Halos dumupli ang laki ng Angela, guys, no? Sa loob ng 4 na buwan. Nasa 6 inches na siya, guys, no? So tayo po ay natutuwa kasi nga maganda ang kinalabasan ng ating pag-aalaga kay Angela. Sa ngayon, guys, ito lang muna ang aking maipapakita sa inyo, guys, no? After 4 months, gagawa na naman tayo ng vlogs at update patungkol sa ating Angela kung mas lalaki pa ito. So hopefully tayo ay magtatagumpay sa ating pag-aalaga kay Angela, guys, no? Kasi nga first time pa natin tong mag-alaga ng angelfish. Wala pa tayong mga kaalaman patungkol sa pag-aalaga nito. So itong naipapakita ko sa inyo, guys, ay ito ay aking sariling karanasan kung paano ko ito napalaki. Kaya hanggang dito na lang muna tayo, guys. Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, pakipindot na lang sa subscribe at bell all na din para ma-update ko kayo sa susunod ko pang mga videos patungkol sa ating mga lagang isda, guys, no? Kaya, bye-bye! Bye-bye!